Mga ka-taxpayer kong minamahal, masayang panahon po sa inyong lahat. Ngayong araw na to, ikinagagal ako na i-reveal ko yung mga techniques na ginagamit ko pagdating ho sa BIR Letter of Authority. Ngayon, ang topic ho natin is tungkol sa Trial De Novo. Ayon, Trial De Novo. Ano ba yung trial de novo? Isa ho itong ipinagbabawal na technique na pwede hong gamitin ng mga taxpayer pero ipinagbabawal ho ng mga revenue officers. Kasi ho, mache-checkmate sila kapag ginamit nyo yung trial de novo. So, alamin muna ho natin, ano sir yung ibig sabihin ng trial de novo? So, yun ho yung aalamin natin sa araw na to. At samahan nyo ko sa ating pag-aaral, at ang pag-aaral na ito ay galing ho sa ating mga existing na batas. At kung kailangan nyo ho ng tulong, dyan po ang ETM Tax Agent Office. Pwede ho nyo silang tawagan sa 0922-801-0922. So, trial de novo. Ano ba itong trial de novo? Paano siya gamitin? Kailan siya ginagamit? At sino yung pwedeng gumamit ng trial de novo? Siyempre, wala naman ho akong karapatang mag-interpret ng batas. Inanavigate ko kayo papaano makukuha ang trial de novo. Paano nyo maiintindihan? So, kailangan ho nating puntahan ho itong trabaho ho ng ating Supreme Court. Pwede ho nyo itong i-download sa inyong internet. Ito lang po yung, ako, dinownload ko lang ho ito. Galing ho ito sa Lawfill. Ayan. Salamat sa Lawfill. At kung i-download ho ninyo, ito po yung kailangan ninyong mga information. Ang tanong ngayon is, sir, ano ba ang ibig sabihin ng trial de novo? Ayan. Andito po yung definition na ang Supreme Court na po ang nagbigay sa atin. Ang sabi ho ng ating Supreme Court, under Section 8, of Republic Act 11-1125, ayan po siya, the CTA or Court of Tax Appeal is described as Court of Records. As cases filed before it are litigated de novo, party litigants should prove every minute aspect of their cases. No evidentiary rule can be given the purchase invoice or receipt submitted to the BIR as the rules of documentary evidence require that this document must be formally offered before CTA. So, pupuntahan ho natin yung sinasabi ng ating Supreme Court na sila rin ang nagbanggit. Sabi dyan is Section 8 of Republic Act 11-1125. Ito po yung sinasabi ng ating batas. Okay, basahin ho natin yung sinasabi ng batas natin. Section 8, Republic Act 11-1125 provides categorically that the Court of Tax Appeal shall be a court of record. And such it is required to conduct a formal trial where the parties must present their evidence accordingly. If they desire the court to take such evidence into consideration. Formal trial. So, pag-uusapan natin, liwanagin natin, ang nagsasalita kasi is Court of Supreme Court. Court of Trial, formal offer. Pag ino-audit ho kayo ng BIR, through letter of authority or through mission order, offline kandado, tatapusin ko ho yung trabaho ko sa offline kandado at ini-invite ko ho kayo na maging member ko sa expert level. So, ngayon, isipin natin, trial formal offer. Sino ba nagbibigay ng offer? Yung taxpayer. Pag ino-audit ka, ikaw yung nagbibigay ng offer, formal offer. Ngayon, kailangan nating isipin na yung korte daw ay may trial de novo, formal offer. So, puntahan ho natin yung explanation ng Court of Tax Appeals sa kanilang obligation. Kasi obligation to ng Court of Tax Appeals. Pero bago natin ho yun explain, ina-invite ko ho kayong lahat na maging member po
ng tax specialista YouTube, kung makikita ho nyo dyan, binibilog-bilugan ko yung membership at yung tax specialist YouTube. Kung natutuwa ho kayo, pwede kayong pumasok sa empowered level. Ayan ho, 129 pesos. Or kung gusto nyo sa expert level, ay matutunan nyo ho yung mga techniques ko. Ayan ko ila isusulat. Actually, magre-release ako ng tatlong video ngayon para ho dito. At lahat ho ng member ng expert level ko ay makakakuha ho ng 50% off sa mga template. At kung gusto nyo akong suportahan, ayan po yung aking YouTube, ang aking Facebook account. Ayan po, yung Facebook account ho, iniikot-ikutan ko. At kung gusto nyo hong i-share ang aking Facebook account, ito po yung mga link. Ayan po, pare-parehas lang ho yan. So, pag-usapan ho natin yung explanation ng ating Court of Tax Appeals at kailangan ho natin pumunta dito sa Court of Tax Appeals. Again, itong data na to ay makukuha nyo sa CTA website. Pwede nyo i-download. So, pag-aralan ho natin, ano ba ang sinasabi ng CTA pagdating sa trial de novo? Eh, di basahin natin. The issuance of the final decision on disputed assessment FDDA does not prohibit the court from examining the validity of the assessment. It is settled that the CTA is a court of record and such it is bound to conduct a formal trial de novo where the parties to the case must present their respective evidence in support of their respective cases for the appreciation of the court. Sabing ganon. But such reason, there is nothing that stand in the way of the court to determine on its own the correctness of the BIR assessment and decision. It may therefore scrutinize one by one all documents submitted by the parties and can make its own determination of the taxpayer's liability. Ang ganda, ang ganda nung sinabi. Wala kaming pakialam sa assessment mo, BIR. Kami ang mag-a-assess. Yun ang ibig sabihin eh. Kami ang mag-a-assess sa taxpayer. So, ikaw taxpayer ka, nasa court ka, ng Court of Tax Appeals, kakampi mo yung court provided na yung evidence mo ipe-present mo sa court. Yun yung gusto eh. Trial de novo. There is a new trial. Kahit gaano kalaki ang assessment ng BIR, there will be a new trial pag dinala mo yan sa court. I-disregard ng Court of Tax Appeal yung iyong ano, yung iyong tawag nito, assessment and decision ng BIR at gagawa sila na sarili nilang assessment and decision. Yun yung trial de novo. Ngayon, paano? Ayan, yun ang tanong eh. Sir, paano natin magagawa yan bago makarating sa Court of Tax Appeal? Because this is nga is a weapon. This is a technique. This is an armament. Ito yung tangke ng mga taxpayer panglaban sa deficiency tax assessment. Nako, kung gagawin nyo ho ito ngayon na, ha? Makakaasa kayo na hindi kayo makakakuha ng assessment na hindi nyo naiintindihan. Hindi kayo makakakuha ng assessment na saksakan ng laki. Gamitin nyo ho yung technique. Andi dito na ho yung sinasabi. Ha? Uulitin ko yung napaka-importanteng statement na gagamitin ho ninyo. It may therefore scrutinize one by one, all documents submitted by the parties and can make its own determination of the tax liabilities ng taxpayer. Patay na kagad yung BIR dun. Pag may LA, patay kagad kung gagamitin nyo. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, ngayon pa lang, the battle will be won kung prepared ka before going to the battle area. Yun yung sinasabi dito. Uy, mag-prepare ka na ngayon kung pupunta ka. Eh, ano ba eh, ang audit ng BIR? Masisimula na eh. Diba? Pag natapos yung April, simula na audit ng BIR. Sinabi ko na nga sa inyo yung top 4 na audit programs ng BIR. So, sir, ano yung gagawin namin? Okay, pag-aaralan natin. Sabi ko sa inyo, lahat ho ng yung susunod ko, yung technique, i-reveal ko ho dito.
Kung kayo ho ay magiging expert level ko, ay matututunan ho ninyo yan. Okay? So, hanggang dun muna ako. Ang susunod ho nating topic is, andito ho kasi yung game plan ng BIR. Saan ipapasok yung, ha? Ang question niya dapat na where? Saan dito sa situation na to, itong battle plan, gagamitin? Where? Susunod is how, paano ginagamit? And who? Sino yung gagamit? So, yan ho yung tatlong tanong na gagawin ko ho na i-describe ko ho sa susunod nating pag-uusap. At yung lecture ko hong yun, sinasabi ko na ho sa inyo, inuulit-ulit ko lang at baka alam ko nabibitin kayo, ilalagay ko lang ho dito. So, exclusive lang ho yan sa mga expert level. Okay? So, gusto ko lang batiin, nandito si Iljen. Jen, maganda yung project mo. Mas siguro sana makausap kita uli about yung sa project na iniisip mo. At nandito rin si G. Santander. Si G at saka si Iljen Santos, parehong CPA yan. Kung kailangan nyo na CPA sa financial statement nyo, i-google nyo lang yung mga pangalan nila and then i-PM nyo sila sa kanilang mga Facebook account. With that, mga ka-taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.